So guys, ngayon ang gagawin natin ngayon na magdadiagnose tayo ng Toyota D4D na engine na Innova. So ang ano nito, ang problem nito, low power siya guys. So gagawin natin na i-diagnose muna natin gamit natin yung stethoscope ito. So dadiagnose natin kung ano yung possible cause ng problem sa barbula ba, either sa engine, sa internal crankshaft or sa valve train. So okay, tingnan natin, diagnose natin. So naririnig ko guys yung ingay number 4 medyo malakas, and then number 3 medyo mas malakas pa talaga siya, and then number 2 tumahimik ng konti, which is normal, and then number 1 medyo same lang sa number 2, so mas tahimik. And then try natin sa valve train kung ano yung magiging ingay niya. Sa valve train, tahimik naman talaga, medyo okay yung loob. Okay lang din. Yan, okay. So, sa turbo tayo, tahimik naman yung shafting, okay naman. Okay, so far, maganda pa yung turbo nito. So, ang problema nito, yung actuator, hindi agad siya nag-open ng halos 100% dahil nga mahina yung low power. Tapos yung RPM niya, talagang makikita mo, maingay. Maingay talaga. So, sa loss compression siya. So, and then, tensioner bearing nito, guys. Ayan o, kagot o. Maingay siya. Ayan. So, balik tayo, guys. Tingnan natin ngayon yung sistema dito sa common rail niya. Kung okay ba yung pump. So far, yung rotor nito may konting clearance. Sobrang lakas na nang ano niya guys, sobrang lakas na nang tunog. Nararamdaman ko na may mayroong konting clearance na ito, na medyo matagal na to. Kailangan niya ng gawa ng paraan, either i-calibrate o ganun. Pero nagamit tayo ng hardware ng technology para matanggal at ma-address yung concern. So yun. So far, okay naman yung loob niya. Tahimik naman talaga siya. Nararamdaman ko yung katahimikan sa loob. Crankshaft tayo. So, crankshaft, okay naman siya. Tahimik din. Napakaganda ng tunog. So, okay. So, concern nito talaga. Nakita ko nasa top. So, sa combustion chamber, yung barbula ang may problema nito. So, ngayon, tingnan tayo na sa RPM. So tara, pakiramdaman natin yung engine ng, yung RPM ng engine. So yan, naapakan ko accelerator. You know, nararamdaman nyo or naririnig nyo guys yung engine talagang ano siya, mahina yung compression nito. So barbula nito, kailangan talaga siyang madukot natin yung carbon deposit na nakakalso doon sa number cylinder, cylinder 3 and then 4. Yun ang problema dito. Yan. Kaya ang nangyari, yung actuator, hindi siya nagbubukas kasi yung power ng 3 and 4, hindi sakto, hindi 1 is to 1 ang ratio niya. So mangyari, talagang pagtatakbo ka, bitin talaga yung takbo niya kasi nga mahina yung compression. So ang gawin natin, hulog din ang hado para ma-address natin yung concern na yon. So yun, tingnan nyo yung under, 83,000 natin RPM, pero 3,900 saka siya magagalit. So kailangan na 2,000 pa lang o 2,500 galit na dapat yung engine, ibig sabihin meron siya compression. So sige, treatment natin. After ng treatment, tingnan natin kung ano pwedeng maitulong ng hado. So sa mga nagtatanong, Toyota Innova ito, so D4D engine 2.5. So sige, treatment tayo. Balik kayo after this. So ang ihulog natin treatment guys, ito yung industrial ng hado super concentrate ito guys. Ito yung inihulog natin sa mga nagtatanong. So available ito sa atin. So ang kulit ni Doggy, oh. So yan, ito yung hulog natin within sa loob 2.5 engine. Ito yung hulog natin. And then sa fuel system naman, ito rin yung hulog natin. Ito yung pinaka best seller ng sa hado Philippines. Ito po sa mga nagtatanong, ayan ang pagkita din ba? Oh, yeah, benefits. So, makikita niyo 'yan. So, hulog din ito ng tatlo.
kasi para makuha natin yung problema doon sa valve tip. Okay? So, yun na gagawin natin, injitin tayo. Ganyan lang sa kasimple, warm up mo ng engine ng mga 3 to 5 minutes. And then after that, pag umiinit na yung makina, saka na natin siya ihuhulog. So, ayan. So, ayan. Ganyan lang siya kasimple. Sa magtatanong sa akin pa paano gamitin, yan lang po. Bibili lang kayo ng product and then warm up lang engine tapos hulog lang natin. So, ganun na po siya kasimple. Sa engine tayo, after that, doon naman tayo sa fuel treatment. Yun ang aming Hado marketing in charge na Jensen Hado distributor. So sa mga nagtatanong sa amin, ito kami ngayon. Okay. And then sunod natin ihuhulog yun sa fuel. So fuel treatment tayo, yun lang din. Huwag nyo kakalimutan na pag sa diesel, dapat diesel talaga yung ihuhulog nyo, kasi baka makabili, maka-order kayo ng pang gasoline tapos mahulog yung sa diesel, baka magulat kayo, wala siyang effect kasi baliktad pagkakayari. So yan guys, lagi ko sasabi sa inyan o every treatment natin na pag sa diesel, diesel talaga. So bago mag-order, inquire muna anong paano gamitin para isang tira lang, kasi lalo na taga Laguna, lagi nagtatanong sa akin taga Laguna. So mga taga Laguna na nag-follow, so ganito lang siya kasimple, ma'am sir. So sa fuel natin, pag diesel, diesel, pag gasoline, sa gasoline. So makikita nyo naman yan, may description man yan. So yun lang, ganyan lang siya kasimple gamitin. So black tayo mamaya after a few minutes after the treatment, tingnan natin kung ano magiging result. So yan siya. Luha pa na now? Pandamig siya. So yan na siya guys, tingnan nyo yung takbo ng engine niya. 2.5, galit na siya. I-trace natin, lalo siya magagalit. Nakakatakot na yung andar. 3 mil na yon. Kanina 4.5, bago mo maramdaman yung parang galit siya. Ngayon, nasa 1.5 lang, kung tayo, 1,000. Ang yung galit niya, nakakaiba na. Kailangan mo siyang pandarin na, patakbuhin. 2.5 natin. Tsaka tinan mo, hindi na siya mapalo. Pugong na siya. Kasi nakuha natin yung, ano eh, yung sa number 3 na cylinder eh. 3 mil ko. Oh. Imposible, no? So, nakarecover siya. So ngayon, ang gagawin natin, i-test drive natin. Ikaw mag-drive para maramdaman mo before and after. Ayaw nyo na umabot ng 4,000. Nakakatakot yung tunog. Hindi mo pwede apakan ng apakan kay yung makina, hindi tumatakbo. Kailangan na tumatakbo siya kahit apakan mo, problema kag ano man dyan. So yun, naka-recover guys yung unit ng Toyota Innova at Toyota D40 na engine. So ganun yung nagiging result. So ngayon, gagawin natin, test drive tayo for final test. So sige. So yan guys, final test kami sa ano. Oops, lakas daw. Ano, kumusta takbo? Iba na power. Iba na naman power guys. So yun talaga yung kinaganda ng Hado na ano, technology. Oh, hindi pa kami tumatakbo ng minuto. Unang apak pa lang, kadyot pa lang. Yun, ito, ito, buelo to. Ibuy naman muna. So guys, no opening the engine, yun ang benefits ni Hado guys. So sa halagang ganun na price, napakalaki ng tulong. Ang downtime mo sa pag-ayos, malaki ang savings talaga. And then yung coating ceramic sa carbon 60, yung kasi nag-build up dun sa loob eh. Tapos yung barbola niya, gamit natin yung fuel extreme saver treatment. Yun ang nagbigay ng pagtanggal dun sa carbon 60. Carbon deposit dun sa barbola. Asok din siya, ano ba? Oo. Pag change, ano ni mo, change scale. Oo. Asok din sa randy. Masabay. Lakas. Uy, baka ba ano ka ha? Baka ba sobrang tuwa mo ha? Mag 7th gear ka na. So, ganito nangyari kay Pastor Roel. Sobrang tuwa niya. Sabi ko, Pastor, baka makipagkarera ka na. Tawa na, good siya. Sabi, ibang-iba na. At least, na-try mo, di ba? So ganun siya ka ano, ganun siya ka simple. Lalo na ito kung ano, iibiyahe na mas maganda na yung, ano niya. Oh, kasi kailangan sa Hado naka-engine run. So, pag hindi mo siya i-ano, walang treatment mangyayari kasi nakapatay yung makina eh. Oh, pero sa siyang murug mamatay ko sa una. Oo. Oh, oh, pag yung mag-ano ka, yung mag-lift or right turn. Oh. Oh, no, umadjot siya no. Oh. Tapos yung transmission natin, meron din treatment diyan transmission para mawala yung ugong. Oo, mawala. Ibang-iba na, no?
Pipit ka na sa krudo kasi pitik-pitik ka na lang eh. Mag-speed ka ng 80, ang apak ng accelerator, 30% na lang yan. Kasi pag inapakan mo ng 50 yan, sutoy na siya. So, tipid ka sa krudo. Tingnan mo mamaya pag magbiyahe kayo, kung yung normal nga kinukrudo nyo, i-compare mo. Di ba? Doon mo malalaman na nakasave ka. Nag-usok ko? Na? Nag-usok yung kutsi. Iha, doon na yun. Guys, awis, yun, ang ganda tirahin nun. Yun, yung usok na yan, tanggal yan. Oh, grabing usok. Wala na ako gabalik primera. Wala na. Hindi na kasi kailangan mong primera. Bakit? Yung engine, yung torque, yung ikot ng engine, mahina. Kaya kailangan mong primera para makabanti ka. Kasi kung magsegunda ka, patayin niya yan. Kasi may aircon ka eh, may alternator ka, mabigat yung load, may steering ka pa. So, yun guys, yung ganda. Pwede na pang karera. Oh, pwede na karera. So, hindi na mabitin. So, yun. Nakita natin yung ikinaganda ng resulta ng Hadron Technology. So, sige. Another na naman na client ang matatagpay guys. So, maraming salamat. Bawahi and God bless.